Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paksa natin sa ngayon ay sino yung tao na pinakamasaya. Ang taong pinakamasaya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung gusto nating maging masaya, ay kunin natin ang ibig sabihin ay tauhid, ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isabuhay natin ang tauhid, ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay sumuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isuko natin ang ating mga sarili. Isuko natin ang ating mga natsuhawa, yung mga sariling kagustuhan natin, mga kapatid na nananambalataya sa Allah. At iwasan natin ang anumang mga gawain na salungat sa tauhid, katulad ng pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, o anumang mga gawain na labag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat maliwanag na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bighun ula na amanu, silang mga nananampalataya, silang mga naniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinuha nila ang tauhid, isinabuhay nila ang tauhid, walang nagkiso imanahum bihul, at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya ng zul, bandaraya, o kaya ay sir, ayon sa pagpapaliwanag. Ibig sabihin ay pagtatambal, hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala ng pagtatambal. Ula ikalahumul amna, sila ay para sa kanila lahumul amna, ang tinatawag na amn. Ibig sabihin ng amn ay kapanatagan o kaya ay kapayapaan. Mapanatag na mapanatag ang kanilang kalooban, ang kanilang sarili. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. At sila ay napatnubayan. Sila yung mga tao na nagabayan o kaya ay napatnubayan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung titingnan naman natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah, kanugan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adu nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Ang pinaka masaya sa mga tao, o ang pinaka masayang tao sa pamamagitan ng aking pagsapa o kaya ay pagiging tagapamagitan sa araw ng huling pagkabuhay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah," ay ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Wala nang ibang Diyos na karapat-dapat na kamukulan ng pagsamba maliban sa Allah.
man qala la ilaha illallah. Yun, kinuha niya yung tauhid. Isinagawa niya, isinabuhay niya yung tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Khalisan na tauspuso, ikhlas, min qalbihi aw nafsihi, sa kanyang puso, mula sa kanyang puso, o kaya ay mula sa kanyang sarili. Ikhlas sa kanyang puso, o kaya ay ikhlas sa kanyang sarili. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilaan natin ng ating mga sarili, mga kapatid, sa mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga gawain pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung makikita natin ang isang ilanawag na hadithul Qudsi na naisalaysa niya Abu Huraira, kalok na siya ng Allah, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kala Allah azza wa jal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinatawag na hadithul Qudsi, ya bina Adam, tafarrak li'ibadati amla sadraka ghina wa asadda faqrak. O anak ni Adan, tafarrak li'ibadati, ilaan mo ang iyong sarili sa pagsamba sa akin. Huwag makaabala ang anumang mga bagay dito sa mundo. Ilaan ang sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga makamundong bagay, kalimutan. At hindi ibig sabihin na mananatili lang sa bahay na magsamba lang, hindi na maghahanap buhay, hindi na lalabas. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay sisikap inagawin ang anumang gawain na ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'at, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadah, huwa ating alipin, tafarrag ibadati, inaan mo ang iyong sarili sa pagsamba sa atin, para sa pagsamba sa atin. Ang naksagraka rina, pupunoy ko, ito yung kanyang kasagutan, pupunoy ko ang iyong dibdib, sadrak dibdib. Sa pagpapaliwanag dito ay ang puso. Pupunuin ko ang iyong dibdib ng kayamanan. Pupunuin ko ang iyong dibdib, ang iyong puso ng kayamanan. Hindi ibig sabihin ng kayamanan dito ay salapi, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kundi ang kayamanan na tinutukoy ay hindi ng nafs. Kayamanan ng sarili, kayamanan ng puso, sa pamamagitan ng malakas na pananampalataya na hindi matitinag ng anumang mga bagay o anumang mga makamundong bagay. Laysa al-ghina ang kathrati arab, walakin al-ghina ghina nafs. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ang kayamanan ay yung marami kang mga ari-arian, subalit ang kayamanan ay yung mayaman ang iyong sarili, mayaman ang iyong puso. Ang laksag na kagina, pupunuin ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong puso ng kayamanan. Wasud ga bakrat, at tatakpan ko ang iyong kahirapan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay sapat lang, pero hindi nagiging hadlang ang iyong kahirapan. Kaya malakas ang iyong pananampalataya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, hindi ka nadidiscourage, hindi ka nakakatawa ng anumang mga gawain na labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, labag sa pananampalataya ng Islam, kasi malakas ang iyong pananampalataya, kasi pinuno ng Allah ang iyong puso, ang iyong dibdib. Amla sadraka ghina wasudda fatra.
Wa illa taf'al, ibig sabihin, wa illa taf'al, kung hindi mo ito gagawin, na ilaan mo ang sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, malakto sa dalaka, syugla, walang asudda faqran. Pinuno ko, sabi ng Allah, malakto sa dalaka, pinuno ko, o pupunoy ko ang iyong dibdib, ang iyong puso ng syugla. Ibig sabihin ng syugla, syugla, pagkaabala. Abala, abala ka. Busy, busy ka na. Ang dami mo nang gagawin. Sa ibang salaysay, malakto, yaday ka syugla. Pupunoy ko ang iyong mga kamay ng pagkaabala. Busy, busy. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Busy-busy ka sa mga gawain na hindi mo na ang isa sa gawain yung mga gawain na pagsamba o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi busy-busy ka na sa mga makatulong bagay. Busy-busy ka na sa TikTok, busy-busy ka na sa Facebook, busy-busy ka na sa YouTube na hindi naman para sa dakwa, hindi naman para sa alam-alam sa pagpapalagan at nakatuluhan sa pananampalatay Islam. Busy-busy ka na sa mga kaibigan, busy-busy ka na sa mga realidad, busy-busy ka na sa panunood, busy-busy ka na kung saan ka pumunta na hindi naman para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malakto sa talaga subla, pinuno ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong dibdib, ang iyong puso ng pagkaabala o pagkabisi. Walang asudda faqrak, at hindi ko tatakpan, hindi ko tatakpan ang iyong kahirapan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kahit na mayroon ka pang sasakyan, kahit na mayroon ka pang salapi, kahit na mayroon ka pang mayayal, kahit na mayaman ka, pero lagi ka pa rin nakakaranas o lagi mo pa rin nararanasan ang kahirapan. Para naman hirap na hirap ka lang. Kahit na marami kang pera, pero bakit ang nararamdaman mo ay bisim-bisi ka? Bakit ang nararamdaman mo ay napakabigat? Kasi abalang-abala ka. Takot na takot ka na mawala, takot na takot ka na mabawasan, takot na takot ka kung ano ang gagawin mo. Kaya ibig sabihin nito, mga kapatid, ang nananampalataya sa Allah, mahina ang pananampalataya, kaya hindi alam ang gagawin. Kaya mahirap, mahirap, ha? Mahirap. Pag nawala yung panimpira, yun lang, magpapakamatay na kung ano-ano na ang gagawin. Nalabag na, labag na, labag na sa pananampalataya sa Allah. Sundin natin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan natin ito ng mahigpit, panghawakan natin ng malakas, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, upang tayo ay hindi maligaw dito sa mundo at upang tayo ay hindi magsisisi, ibig sabihin ay hindi magdadalambati pagdating sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَمَنِتَّبَا هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, datapwat sino mang sumunod sa aking patnubay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya mapapaligaw, hindi siya mapapaligaw sapagkat siya ay mapapatnubayan at hindi siya magdadalambati. Sinabi ni Ibn Abbas, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Hindi siya mapapaligaw dito sa mundo at hindi siya magdadalambati, hindi siya manulumbay doon sa kabilang buhay, doon sa araw ng pagbubuhay. Kasi pinatubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi sinundan niya, kinuha niya ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya ay nasa, ibig sabihin, sirat al-mustaqim. Na lagi natin binibigkas sa ating pagdarasal, hindi na sirat al-mustaqim. O Allah, patnubayan mo kami sa matuwid na landas. Siya ay lagi na sa matuwid na landas, kaya masayang-masaya siya. Dito sa mundo, masayang-masaya. Pagdating sa kabilang buhay, masayang-masayang. Aku lukau lihada, wastafirullah.